full boronic video na yan? Grabe! Nakita nyo guys, oh. Parang, stress ba yan? Literal na pinaasa, no? Sa pulboronic video. I mean, sila-sila kasi guys, last year, ang mga nagpapakalap na totoo daw po ang pulboronic video, ilalabas na daw po sa January, diba? Actually, last year pa nilang pinag-uusapan yan. So, sabi nila, ngayong January, ilalabas na. Dumaan na yung January, wala pa din. Noong February din daw, sa February, ilalabas. Dumaan ang February, wala pa din. Tapos natigil yung issue ng pulboronic kasi parang lumaos ba yung issue ng pulboronic, hindi na natackled noong Marso. Abay ngayong April naman kasi binuhay ulit ng ano, ng Trojan pig. Binuhay po guys ni Hara Rocky yung issue ng ano, ng pulboronic video. O ngayon, sinugundang manuhan na naman nila. Natotoo at malapit na daw ilabas. Kailan? Diba? Para kayong tanga sa circle nyo na pinapaniwalaan nyo yung isang kasinungalingan basta lang masiraan si President Marcos. Kung merong pulboronic video, matagal na po kumalat yan kung totoo man. Kasi yan po guys, yung isa sa mga inaantay nyo, diba, na magkamali ang ating presidente para tawagin or maibilong sa betrayal of public trust. Diba? Mantakin mo ano yung sabi ni Roque. Tinanong niya daw si former President Duterte kung meron daw pulboronic video. Sabi ni Digong, ayaw niya daw makita ang kopya na yun. So, pinaubaya niya na lang daw po sa military. Tingnan niyo yung mga reason nila guys, ha? Diba? Imagine si Duterte sumasama sa Marcos resign. Diba? Kung ano-ano yung pinagsasabi. Diba sa ano, sa cha-cha, ang dami pa about sa kanyang pamilya, madami pa guys. Naghanap sila ng moves ni President Marcos na talagang ikasisira. Pero yung binibigyan na daw po ng copy ng militar, itong si Digong, tinanggihan niya daw. Kasi nga daw, ayaw niyang makita, nakakasuklam daw. Diba? Naghanap kayo ng ikasisira ni President Marcos nung binibigyan na kayo ng video kuno ng military, bakit hindi niyo tinanggap? O paano kayong magkakaroon ng pinakamalalim na ebidensya na talagang gumagamit or nagpupulburon itong si President Marcos? Diba? Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo, yung kanya talagang pagmumuka. Literal na. Ewan ko ba kung may saltik ba to? Sir, alam ko naging ano ka, naging magiting ka kasi nag-alay ka ng buhay sa ating bayan. Alam ko na ano ka, sundalo ka. Retired general ka nga, di ba? Pero bakit ang kinikilos mo ay parang... Shit. Di ba guys? Bakit yung kinikilos mo ay para kang isang marites? May sakit ka ba? Or masyado ka lang stress? Or naghanap ka ng pagkakakitaan? Kasi alam nyo guys, kinasuhan to. Di ba? Ng polis. Kasi nga, nagpakalap ng fake news ba na about sa, ano yun, yung mga kasundaluhan. Parang nagtitipon-tipon na para pabagsakin itong si President Marcos. Actually, nabalita to siya before. So, I think, na-receive niya na yung subpoena. And, syempre, hindi natin alam, baka malaki yung hinihingi. Ay, talagang kailangan niya magkayod kalabaw kasi baka maubos yung kanyang savings. Ay, hindi pala. Yung pera niya monthly, kasi alam niyo, di ba, pag retired ka na, meron kang nakukuhang pera kada buwan, baka maubos yun, di ba? So, kailangan niyang magtrabaho. So, ngayon, ang kanyang trabaho is po pamimake news, di ba? Fake news one more. So, ano guys, ha? Pakinggan niyo tong kanyang sinabi. Nasaan na ba yun? Ito, ha? Yung part na to. May ads. Ano ba to? May ads. Bye. Big
nag-vlog na naman siya tungkol dyan, eh, tinanong niya si PRRD, may kopya ka ba, Mr. President, sa pulburon video na yan? Anong sagot ni PRRD? Wala, ayokong magkaroon ng kopya. Alang, napanood ko na yan. Ganon ang pagkasabi ni Attorney Roque. So, meaning, meron kasi napanood na ni PRRD, ayaw lang niya magkaroon ng kopya. O, oh, diba? Yan guys, yung pinaniwalaan nila. Yung sinabi ni former spokesperson na Attorney Harry Roque na napanood daw ang nidigong. Pero ayaw niya daw magkaroon ng kopya. Like, guys, nakukuha niya yung punto ko. Diba? Magsisinungaling na nga lang kayo. Dapat yung medyo kapanipaniwala. Eh, kaso hindi eh. Diba? Wala naman kayong napanood lang daw. O paano mo nasabi na napanood na ni Digong? Eh, kung si Digong nga nagsisinungaling sa taong bayan, di ba? Maniniwala ka pa ba? Di ba guys, nagigets nyo ako? At saka kayo na mga nanonood, na mga basher ko, malapit na daw may mailabas ang pulboronic video, tatawanan ko kayo ng 1 million times. Ha! Dahil matagal na yung issue na yan, hindi nyo man lang mapatunay-tunayan. Diba kasi kung totoong meron kayong mga palabra di honor, masyado yung pinag-aantay yung mga subscriber nyo, yung mga supporters nyo, to the point na parang kinakain na lang nila yung tae nyo. Diba? Eh, kayong mga vlogger kayo na ano, na mga nagpapakalap ng fake news, naku, sinasabi ko sa inyo, oo, sinasabi ko sa inyo, darating at darating din ang panahon. Darating ang panahon, meron din kayong kalalagyan, sinasabi ko sa inyo. Mali yung ginagawa nyo. Kasi, wala, sa totoo lang guys, walang masama if mag-criticize ka sa administrasyon. Pero yung gagawan mo ng issue, personalin mo yung kanilang mga pamumuhay, sama na yun. Diba? Yung mga ganyang tao guys, huwag nyo nang paniwalaan kasi binibilog nila, sinisira nila ang mga pag-iisip ninyo. Tingnan nyo itong matandang to. Tingnan nyo yung pagmumuka ha. Parang stress. Hindi lahat ng word for word na binibitaw ni PRRT, paniwalaan mo kagad. You must read in between the lines. Diba? Ang lakas magsabi na, you must read between the lines. Ganyan-ganyan. Mayroon pa silang hugot na, you must read between the lines. Eh, ikaw nga ata, hindi mo naiintindihan yung, you must read between the lines. Kasi guys, ang tinutukoy niya na, ano daw, itong si former President Duterte, nung in-interview daw, di ba sinabi niya na, eh, wala, hindi naman totoo yung pulboronic video na yan. Eh, parang pinapaikot lang daw ni Digong, itong ano, itong mainstream media. Eh, sa totoo lang naman guys, eh, kaya niya nasabi yun, kasi nagkaroon siya ng backlash eh. Eh ngayon, ito namang si Roque, pinipersyon niya na totoong pulboronic video. Eh kumbaga si Roque, niluloko lang siya ni Digong. Diba? Alam mo namang mahilig maglaro yung tatay ninyo. Diba? Sabi niyo pa nga chess master ko, no? Tingnan yung pagiging chess master niya. Huli. May secret deal. Yun yung totoo. Diba? Masyado, tingnan nyo, stress na talaga yung pagbumuka ni General Macanas. Alam mo, yung mga taong to, nirerespeto to eh. Yan, si Macanas, nirerespeto yan. Hindi ko alam ba't hindi siya nagpaparespeto. Diba? Kung gusto mong respetuhin ka ng mamamayang Pilipino, katulad ko na bata, respect begets respect. Paano ko ito rerespetuhin kung fake news ka? Diba? So anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.